Hi! Magandang araw sa lahat! Kumusta kayo guys? Medyo late kami ng gising ngayon. Napakasaya ko kasi sobrang ganda ng panahon. Lagi na lang kasing umuulan dito sa amin sa mga nakaraang araw. Ngayon lang ulit uminit. Pupunta pala kami sa lupa namin dun sa bukid. Isasama at itutour ko kayo guys sa lupa namin. Pero bago tayo pumunta doon, syempre mag-aalmusal muna tayo. Nagprito ako ng saging para sa almusal namin. Timing kasi may hinog na. Syempre may brewed coffee din kasi paborito ng asawa ko to. Napaka-addict ng asawa ko sa kape guys. Nakakaubos nga siya ng 4 to 5 cups a day. Nanghihina kasi siya kapag di nakainom ng kape sa isang araw. Itong mga apple ay para kay your chick. Isa kasi ito sa mga paboritong prutas niya. May avocado din kami. Gustong-gusto din ng baby namin ang avocado. Ito ang magiging breakfast nila ng asawa ko. Di ako masyado umiinom ng kape, pero pag umiinom naman ako, nilalagyan ko ng fresh milk or condensed milk or kaya sugar lang. Hindi ko kasi kaya ang sobrang pait. Pero ang asawa ko naman, plain coffee lang, walang sugar or anything. Ayaw niya kasi ng matamis na kape. At ayan, pagkatapos mag-almusal ay nilagay ng asawa ko mga gamit namin for camping doon sa bukid. At ang anak naman namin, gustong-gustong tumulong. You know what he put in there? Your shoes. Magka-camping kami doon today guys, pero hindi overnight. May imi-meet kasi kaming architect para sa ipapatayo naming bahay doon. Plano naming magpatayo ng semi-native house o kaya farmhouse. Nakarenta lang kasi kami ng apartment sa ngayon. You're right. You can do it! Try your best! Push! So poor. He's trying to help us. Alright, tara na guys, mga 14 minutes pala ang layo ng tinitirhan namin ngayon papunta sa lupang nabili namin. Bumili na rin pala ako ng manok kasi doon na kami manananghalian sa bukid. Bago kami pumuntang bukid ay nagpunta muna kami sa office ng lawyer namin kasi may meeting din kami ngayon sa may-ari ng lupa. Magbabayad kami ng aming monthly ngayon. Itong lupang nabili namin ay hindi pa talaga tapos naming bayaran. 7,000 plus square meter ang lupa na to, pero ang nabayaran lang namin ng buo ay ang kalahati at ang ibang kalahati naman ay in-installment namin. Kailangan naming bayaran within 2 years. O ayan, nandito na kami sa bukid. Nag-stop over muna kami sa coffee shop malapit sa lupa namin kasi gusto na naman ng asawa ko na uminom ng kape. Napakaganda ng coffee shop na ito. Lagi kaming pumupunta dito. Halos every week nandito kami. Gustong-gusto kasi ng asawa ko dito. Nung second date namin, dito nga pala niya ako dinala.
Sulod, ibutan ka na ako sa YouTube. May coffee forest pala dito. Dito din nila ginagawa lahat ng proseso sa paggawa ng kape. Mula sa pagtatanim hanggang sa pagiling at pag-pack. At dahil hindi ako mahilig sa kape, kalaman si juice ang iniinom ko dito. Dati may passion fruit juice sila at paborito ko yun. Kaso hindi pa season ang passion fruit ngayon. Nag-order na rin kami ng nilupak na saging. Gustong gusto ko din to. At itlog na rin kasi na-miss namin kumain ng boiled egg. It's not what you expected. It looks nice but not yummy. Your chick said it looks nice but not yummy. You don't eat boiled eggs all the time. You miss it? Good. So yummy. Now you appreciate it. When you don't eat every day. Yeah. I ate. Here first. How is? Dito na nga kami sa aming lupa. Nag-set up na ng tent ang mag-ama ko. Baby, mahulog ka, diba? At ako naman, nilinis ko na tong area na paglalagyan ng tent. At nakisuyo na rin akong magpakuha ng mga buko sa kapitbahay namin. Ito palang nabiling lupa namin ay isang coconut farm. May around 100 na coconut dito. Gustong-gusto namin ng asawa ko ang coconut water at ako naman gustong-gusto ko talaga ang kumain ng coconut meat. Napakamahal nito sa Russia, guys.
Pero dito, may unlimited na supply na kami. O, diba? Ang saya! Ako nang bumiyak ng buko kasi di marunong ang asawa ko. Wala kasing buko sa kanila, yun lang mga import na nabibili sa supermarket na malinis na at special. At may special tool sila na pang-open nun. Wow! Wow! There is a lot of mosquitoes. I put cream at him. Last time nga mag-try siyang bumiyak, inatakot ako kasi munti ka ng madisgrasya. Ito namang asawa ko nagtry umakyat ng puno. Duhat pala ang puno na to. At napakasaya ko kasi nagsimula nang mamulaklak. Hindi rin pala malayo ang beach dito, mga 15 to 20 minutes lang pababa ay dagat na. Kaya nga napili din naming bumili ng lupa dito kasi napakaganda. At mga 40 minutes lang ang layo dito papuntang Dumaguete City. Marami na rin mga foreigner ang piniling bumili ng lupa dito. Careful, you're gonna fall down. Jump on the rock. Can you buy insurance now? At ayun na si Yuri, nag-enjoy na maglaro sa tent. Sobrang ganda dito sa bukid. Tahimik at napaka-presko ng hangin. Excited na talaga akong tumira dito. Excited na rin akong mag-garden, magtanim ng mga gulay at mga prutas. Kasi pangarap ko talaga yun, magkaroon ng sariling farm or vegetable garden. At ayun na nga, nadisgrasya na si asawa, nahulog ng konti. Nakapitan niya kasi pababa ang patay na lasanga. You wanna climb more? It was dry. You did. I folded and it was dry. Mommy, what is good, I didn't fold them. I catch another. And from another side I catch the tree. I like this, that's why I like this. I like that. Good. Kasakit.
Ito yung mga tinanim kong pinya last naming punta dito. Okay guys, magluluto na tayo ng tanghalian. At ayan, ang anak ko gusto na naman tumulong. Napakatulungin talaga ng batang to. Lulutuin ko lang tong manok na parang tinola. Nilagyan ko lang ng luya, kamatis, sibuyas, carrots at patatas. Luto na ang ating tinula. Wala kaming kanin na dala, kaya kakainin na lang namin ng ganito. Okay lang kasi may carrots at patatas naman. Masarap naman siya. Nagustuhan din ng asawa ko. Maya-maya pa ay dumating na din ang mga architect na imi-meet namin. Nag-usap kami about sa plano namin sa lupa at anong klaseng bahay ang gusto namin ipatayo. Sabi nila gagawa muna sila ng design ng bahay at ipapa-approve nila sa amin. Pagkatapos naming mag-usap ay uuwi na kami kasi hapon na rin. Magbibigay po ako ng update tungkol sa lupa at bahay na ipapatayo namin kapag may na-approve na kami sa design nila. At yun lang po, maraming salamat sa panunood at pag-subscribe sa aming channel. Hanggang sa muli mga kaibigan!